bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigahang ang lupa, sa panahong ang aning sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa kanan. Sa ala naman ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Corpus Christi o ang banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tunay ngang sumasa atin siya sa sakramento ng bago at walang hanggang tipan, ang buhay na alaala ng kanyang pagliligtas at pag-aalay ng sarili. Siyang buhay na tinapay mula sa langit na nagbibigay buhay sa katauhan. Inialay niya sa krus ang kanyang katawan at dugo para sa ikaliligtas ng sanlibutan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, hari ng langit, amang makapangyarihan. Panginoon, Yesu Kristo, tukong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Yesu Kristo, kasama ng Espiritu sa luwalhati ng Ama. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoong naming Jesucristo, ang huling hapunan na inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingan ng iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong mapagpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makabandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ay pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo, at ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pagkain mula sa hangin, nayo'y hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaing. Paghahain nila lahat nang ialay si Isaac, ang korderong naglilipat
iligtas. Ang mananang nagsilikas, pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkain iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong Ama, lahat kami iyong alagad sa buhay mo, walang wakas. Alleluia, 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 Alleluia. Pagkain dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, natin siya kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ng sino mang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, "Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin?" tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa uling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y magbubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo na tayong lahat. Mga minamahal kong kapatid, tayo po ay nagdiriwang ngayon ng dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo, ang Corpus Christi. Dakila o isa sa dakilang bagay na ibinigay sa atin o ang pinakadakilang ibinigay sa ating biyaya o regalo ng Diyos sa ating pananampalataya ay ang banal na Eukaristiya. Atin pong ipinagdiriwang parati ang iniutos sa atin ng Panginoon. Atin po siyang tinatanggap sa anyo ng alak at tinapay tuwing tayo po ay nagkukomunyon, at tayo'y naniniwala na ang tinapay at alak sa pamagitan ng banal na espiritu at salita ng ating mga Panginoon, ng ating Panginoon uling hapunan, ay tunay na nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Tulad po o hindi tulad noong ating Synoptic Gospels, Mark, Luke, at Matthew,
Ang pagbasa po natin ngayong linggo mula kay Juan ay patungkol po sa ating Panginoon bilang tinapay at alak, pati nitusan niya ang kanyang maalagad na kumain o kainin ang tinapay na ito na kanyang katawan at dugo upang magkaroon ng buhay. No? Ang focus po ng Synoptic Gospels ay yung Eucharistic prayer na part, no? Yung Eucharistic narrative na naroroon. At ito po yung mga salita ni Jesus na ginagamit o binibigkas ng pari sa ating Liturgy of the Eucharist. Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, tanggapin niyo ito, ito ang tinapay, ito ang bagong tipan. Mga salita ni Jesus na kung saan nagpapabago ng tinapay at ng alak na ating inihandog sa ating Panginoon. Sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo at sa Banal na Espiritu Santo, ito'y tunay na nagiging katawan at tugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ating mabuting balita, mga minamahal kong kapatid, tinutukoy na ang sino mang kumain ng katawan at dugong ito ay magkakaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan. Magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, tayo'y nananampalataya bilang Katoliko na ang ating tinatanggap sa Banal na Komunyon ay ang ating Panginoong Jesus. Marami pong ibang relihiyon na gumagawa na nitong huling hapunan. Iba-iba lamang po ang tawag, pero sa kanila, isa lamang itong pag-alaala o paggunita. Hindi sila naniniwala sa presensya ng ating Panginoon sa Banal na Komunyon. Pero nanggaling po sa mga salita ng ating Panginoon, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, ito ang mag-aalis ng mga kasalanan, ito ang makapagliligtas sa atin. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magandang maunawaan natin na ito ay dahil sa kabutihan at patuloy na pagkalinga ng Diyos sa atin. Narinig po natin sa ating unang pagbasa kung paano ipinaalala ni Moises sa mga Israelita ang kabutihan ng Diyos. Sino yung nagbigay sa kanila ng mana? Ang Panginoon. Sino ang nagpainom sa kanila? Sa ilang? Ang ating Panginoon. Ipinapaalala sa kanila yung kabutihan na kahit hindi sila tapat sa tipan, sila'y pinapakain. At patuloy ang pagpapakain nating ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbibigay ng sarili bilang anyo ng tinapay at alak, ibinibigay niya muli ang kanyang sarili. Pero sa panahong ito o sa pagbibigay ng kanyang sarili, hindi lang isang mana. Kung hindi, ibinibigay niya ang kanyang sarili sa atin, no? Ibinibigay niya ang kanyang sarili sa Ama bilang pag-aalay ng kanyang sarili sa ikipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya nga po, ating dapat maunawaan, no? Itinuturo ng ating simbahan na yung sakripisyo sa krus, sa kalbaryo ng ating Panginoon para sa ikipagpapatawad ng ating kasalanan ay iisang sakripisyong inaalay ng ating misa o inaalay natin sa misa na patuloy na pag-aalay ng anak sa ama. Kaya po, pag makikita ng ama ang anak, imposible pong hindi tayo mapatawad sapagkat yung ating alay ay kasabay ng pag-aalay ng ating Panginoon. Siya ang marapat na alay na tinatanggap ng ating Panginoon. Simula po nung nagkasala ang tao, wala pong sapat na alay. Kahit ano pong i-offer nila sa ipagpapatawad ng kasalanan, hindi po ito sapat. Ang tanging marapat na sapat na alay ay ang ating Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao at nag-alay ng kanyang sarili para sa atin. At bilang mga tagasunod niya, mahalaga pong maunawaan natin yung ating misyon. Tinatanggap natin si Jesus at tayo nakikisa sa isang bahagi ng ating tinatanggap. Sabi ni Apostol San Pablo sa ating kalawang pagbasa, sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, at tayong nakatanggap sa ating Panginoon, ano yung ating misyon? Ibahagi ang kabutihan at kagandahang loob na ito ng Diyos sa ating kapwa. Tayo ibahagi lahat ng isang katawan at may responsibilidad na ibahagi ang kabutihang Diyos
o kabutihan ito ng Diyos sa ating kapwa. Tayo po ay tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos kapag ka yung nag-nourish sa atin, yung nagbigay sa atin ng kapanatagan, yung nagbigay sa atin at nagpalakas ang ating kaluluwa ay maibabahagi natin. Yun po yung saysay ng ating pagdiriwa ngayon. Tayo'y nagiging isa sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pag-aalay kapag ka ating, yung ating tinanggap ay ating ibinabahagi. Kaya pong hamon sa atin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ay hayaan natin ng ating Panginoon na gamitin tayo o gamitin yung ating mga talento at mga biyaya upang maging handog, no, sa iba, upang maging lakas sa iba, upang mapalapit natin yung ating kapwa sa ating Panginoon. Yan po yung samot dalangin natin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Hilingin natin na sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo, tunay tayong maliwanagan sa biyayang ito at matanggap nating handa ang kanyang katawan at dugo. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ni Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto, at huhukom sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus, napawiin ang ating pagkagutom at busugin tayo ng kanyang pagpapala at biyaya. Ating idalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mamuhay nawa ng may katapatan sa Eukaristiya ang mga pinuno ng simbahan upang ang dakilang pagsasalong ito ay tunay na maging sagisag ng aming pananalig kay Kristong anak mo at paglilingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maranasan nawa ng mga pinuno ng aming pamayanan ang nakakapagpanibagong kapangyarihan ng Eukaristiya at hayaan itong ipagbuklod kami sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa naming hangarin ang mga panandaliang bagay na nakapapawi ng pagkagutom at pagkauhaw. Amin nawang hanapin ang pagkaing maghahatid sa buhay na walang hanggan, ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magdulot nawa ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa at kaligayahan ang aming pagsasalo sa Eukaristiya na tunay ngang sumasalamin sa dakilang piging sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging ganap nawa ang kagalakan ng mga kapatid naming yumao sa piling mo, O Diyos naming Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos naming nagkatawang tao, pakinggan mo ang aming dalangin, maging lakas nawa namin ng alak at tinapay ang katawan at dugo ni Jesus. Hanggang makamtan namin ang buhay kapiling mo, iniling namin ito sa ngalan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsupo muna ang lahat.
sasambat nagmamahal sa'yo. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ng iyong sambayanan na mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinaihiwating ng mga alay namin sa paghahangi pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kaway amin pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Itong pag-aalay na tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa uling apunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin ng pagsaluhan ang laman niyang inihain upang lahat kami ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa na mga anghel ng siawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarapina ng lahat ang napanito mong anak na siyang nagmulat sa ulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang mukha ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakalom ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi na lahat na mapumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin mo lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, ariadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyos lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tiliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananibigan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na gali sa mga kasalanan sa nibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal ang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
suffer not. As we gather here in Christ, feel the Spirit breathe upon us, the breath of life raised in divine. We have come to break the bread. We have come to share our lives. Let us bring these fruits to the table. The love of God, yours and mine. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. We have gathered in our homes through our prayers and our meals. We are fed and nourished together. Our families broken and blessed. In the household of the Lord, where we come to share the meal, we are fed the words of our Savior. One family strengthened and healed. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga bata from 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapananganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon. Maaaring hanapin sila Miss Shirley or Miss Jocelyn, record staff ng parokya. Para sa mga detalye, ang huling pagpapatala ay sa Biyernes, June 16, 2023. Pinapaalalahanan ang lahat ng nagsisimba. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misang, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa our Diocesan Shrine of the Black Nazarene. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, hiniling namin kaming gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan at dugong banal kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Sa pamagitan ng benisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Manatili po tayo nakatayo at ating dasalin ang banal na orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak,